Showbiz fanatics, photos ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa burol ni Mr. Ronaldo Valdez. Bakit nga ba tila nag-viral sa social media? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the on para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Matapos ngang sumabog sa social media platform at sa lahat ng mga news ay na ito nga si Mr. Ronaldo Valdez ay namayapa, no? At talaga namang ito po ay nagkaroon ng malaking impact sa showbiz industry dahil si Mr. Ronaldo Valdez ay tinuturing na isang premyadong aktor sa pagganap ng kanyang mga karakter sa kanyang mga ginanapang proyekto sa showbiz. So matatandaan po natin ang isa sa pinakahuling proyektong ginawa ni Mr. Ronaldo Valdez ay kasama si Miss Catherine Bernardo sa Too Good To Be True na teleserye ng ABS-CBN kung saan nakita po natin na talagang nagkaroon po ng magandang bonding si Miss Catherine Bernardo, Daniel Padilla, and Mr. Ronaldo Valdez doon po sa nasabing show. After the show ay tila nag-iiyakan nga sila, no, dahil that is the last time na magkikita-kita po sila. Pero dahil po sa pangyayari ngang ito, eh talaga namang isa si Miss Catherine sa mga naapektuhan ng balitang ito dahil napamahal na nga siya at sinabi niyang Mr. Ronaldo Valdez was his one of the most favorite person niya. Sa huling photos po na inilabas si Mr. Ronaldo sa kanyang Instagram kasama ang kanyang mga anak na si Jano Gibbs at ang yung isa at kung saan talagang chine-cherish po niya yung mga moments na yun. Pero never pong dumating sa isipan ng kanyang mga kapamilya na ito na pala yung huling araw na makakasama nila ang kanilang ama. Base po sa investigasyon ng mga polis sa QCPD ay natagpuan nga ang bangkay or katawan po ni Mr. Ronaldo Valdez sa kanyang sariling sa kanyang sariling bahay sa kwarto niya na nakaupo at tila baga may hawak po siyang caliber 45 na siyang ginamit niya para po sa tinatawag na self-harm. So nag-viral po yan, ano? At kabilang dito sa mga talaga namang nagluksa at masasabi mong sobrang nasaktan nga si Miss Catherine Bernardo. Matatandaan pa nga na si Mr. Ronaldo Valdez ay pumunta pa dito po sa doon po sa last na movie na talaga namang nagtagumpay si Miss Catherine, no? Sinuportahan pa siya kahit po may iniindang sakit itong si Mr. Ronaldo Valdez. According po sa kanyang family, siya po ay may Alzheimer's disease at the same time siya po ay dumadaan sa depression. Maraming ang mga personalidad sa showbiz ang talaga namang nagluluksa sa hindi po gaanong inexpect ng marami na sa ganitong paraan niya gagawin na siya ay namayapa. At isa si Miss Catherine Bernardo sa sobrang nag-post sa kanyang Instagram ng huling mga panahon na nakasama niya si Mr. Ronaldo Valdez. At the same time ay pagbibigay na rin ng kanya pong pagpupugay at pagmamahal na ipinakita at pinadama sa kanya ni Lolo Sir dito po sa Too Good To Be True. So nakakalungkot man, talagang hanggang dito na lang yung kanyang buhay. At marami nga pong mga investigation pang ginagawa para po talagang mapatunayan kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero sa kabilang dako ay inaasahan din ng marami na pagkatapos ng mga bagay na ito ay dadalaw nga, no? Kasi yung kanya pong wake or kanyang pong katawan ay nasa isang ano na nasa isang lugar na para po mapuntahan ng kanyang mga kapamilya. Namataan nga si Mr. Daniel Padilla at si Miss Catherine Bernardo sa burol mismo ni Mr. Ronaldo Valdez na agara namang nag-viral, ano? Dahil sa photos of Daniel at Catherine Bernardo at the wake of Ronaldo Valdez has gone viral. The photos were shared by one of the user Ching Diten and the photos were taken separately. There was a separate photo of girl with Catherine and Aliza Mulak at the wake and separate photo the same girl with Daniel. In another photo, other celebrities could be seen like Jelly De Belen and Aliza Mulak and the rest of the cast of Too Good To Be True. So, sa nakikita po ng ilan, maraming mga netizen ang nagsasabi na hindi raw sila magkasama dun po sa nasabing lugar na yon. Pero base po sa mga photos na lumalabas, ito po yung isa sa mga resibong nagsasabing magkasabay nga silang pumunta sa wake, diba?
Based on the three photos that were shared, the photo of Kat and DJ were taken separately. So, hindi man sila nakitang magkatabi or magkasama dun sa wake, pero may mga indication na ano sila, sabay silang nagpunta. Aside from the separate photos of Katrin and Daniel, there was also another group photo with the cast of Too Good to Be True. So, nandun po ang ilan sa mga cast, and nakita po ng ilan sa mga netizen na tila baga, unang photos is naka-quote nga itong si Daniel, and yung group photo, si Miss Katrin po yung naka-coat na parang isinuot, pinasuot ni Daniel kay Katrin. So, kaya siya nag-viral, ano. At natutuwa po ang ilan dahil kahit po kung ano man yung nangyayari sa relationship nila, ay nanatili pa rin silang magkaibigan. So, dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa ating last update. And ito po siya, sabi ni Febenoza, walang problema kung totoong post nyo, hirap sa inyo kahit di totoo, basta makapag-post lang kayo. Ayan, so ito naman po yung kanyang post, ay kanyang comment, no, patungkol dito sa bagay na ito. Well, nasa sa inyo po yan kung gusto nyong paniwalaan or hindi. Kami po ay bumabase lamang sa mga online news na talaga naman nakakasama mismo at sa mga reliable source. Sabi ni Ms. Diane Ocampo, here in the US, ex-partner usually files temporary restraining order if the other party is crossing boundaries. I think di naman po sila dadating sa pagkakataon na yun, ano. It's just so happen na nasa healing process sila at hindi sila mag-heal kung magkasama pa rin silang dalawa, di ba? Yun po kasi yung pinupunto dito eh. Sabi ni Mr. Reynaldo Hadlock, cheater always cheater, be strong always cut, kaya mo yan, laban lang. Ayan, so ito naman po ang komento ni Mr. Reynaldo Hadlock, ano, patungkol sa bagay na ito. And I think Miss Katrin Bernardo, talagang masasabi natin na grow, ano na siya, mature na sa mga ganitong pangyayari sa buhay niya. At alam kong alam niya na kung ano dapat gawin. Sabi ni Judy Castillo-Tort, di na kailangan ni Asia Superstar ang collab team dahil may napatunayan na siya dahil blockbuster ang movie niyang AVGG. Oh, di ba? A very good girl. True. Talagang masasabi natin na ano eh, na superstar talaga at Asia superstar na masasabi itong si Miss Katrin Bernard. Sabi ni Mr. Eddie Lastimosa, okay lang ilagay na sa bodega mga regalo na ni Daniel. Siguro mabuti din kung maaring wag na niyang intindihin pa mga sinasabi ni Andrea at Daniel at post lang ang good news tungkol sa career art projects niya. Think positive and discard negative, Daniel. O loko. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Daredz TV. And also, I have my TikTok account, which is Daredz TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!